Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip kung ano po mga pinakamabibis ang pamamaraan na pwede naman po nating isabit sa ating pong kurtina? Kung nag-iisip po kayo na magbago ng mga pwesto ng ating kapaligiran, mainam po yan. Kung halimbawa, inalat po kayo sa gantong posisyon, itry nyo naman yung ibang posisyon. Pero syempre, dapat naaayon mga bossing, baka mas tumindi po ang mga pagsubok po sa inyo. Kapag hindi nyo po alam, lalo-lalo na halimbawa, ito yung mga terrific na dapat ay huwag nyong gagawin. Halimbawa, ito yung pintuan. Tapos yung supa ninyo, nakatalikod na ganyan sa may pintuan at nakaharap kayo sa may TV. Nako, isang malaking negative. Bakit kamo? Kasi dapat po nakaharap po kayo dyan or nandito yung mga supa, dire-diretso po ang swerte. Kapag po ganyan, naharangan nyo ang swerte, lalo na kung yung TV naman ay mismong nasa tapat ng inyong pintuan. Dahil napakamalas po kapag may salamin na nakatapat po dyan. Kumbaga ang swerte, papasok pa lamang, tumatalbog agad palabas dahil nga po meron pong pangalis ng mga magagandang enerhiya mga bossing. Kaya mas mainang mga bossing ko, yung TV po ninyo or kung ano man po yung mga picture frame, kasi salamin din po yan, diba? Yan po inaalis po ninyo sa mismong tapat. Pwede nakatagilid pero huwag kayong tatapat mga bossing. Isang malaking X po yan. Ngayon po mga bossing, ano po ba ang mga ilan sa pwede nating ilagay para po mas sobra-sobra mga blessing na dumating, yung terrific na swerte ang dumating. Pumayad ka labang man po tayo ay may patutunguhan ng ating pagkayod. Kung kayo pinaniniwala sa mga itong pamamaraan at nais nyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Ay nag-iisip sa ngayon kung ano po ang mga pinakamagaganda na pwedeng pagbabago naman pagdating sa usapin po ng ating kurtina. Ngayon po mga bossing, para po hindi lagi away-away sa loob ng inyong tahanan, hindi kayo sakitin, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, mainam po mga bossing ko na magsabit kayo ng ganito sa inyong pong kurtina. Ano po muna ang mga pinaka-the best na kurtina? Swerte ang pula, pero yung mga lining-lining lamang, hindi purong pula mga bossing. Unang-una, instead na magliwanag ang loob ng inyong tahanan, magdidilim po yan kapag purong pula. At ang purong pula mga bossing ko ay swerte, yung mga pailan-ilan lamang. Pero kapag pinuro ninyo mga bossing ko, unang-una magiging mainitin ang miyembro ng inyong pamilya, magiging mainitin ang ulo, kunting kibot, away. Ganon din po, marami kang mga pagsubok na pagdadaanan. Pangatlo, yan daw po, sabi po nila, pag may perang dumating sa inyo, parang mabilis na susunog, mabilis na wawala. Kasi diba ang kulay ng apoy ay kulay pula. Kaya sabi po nila, malaking X kapag ka pinurong pula po ninyo. Pati din mga carpet na kulay pula mga bossing na napakadaming pula, mas lamang po dyan mainitin ang ulo ng miyembro ng pamilya. Ayan, ngayon pa mga bossing, kaya kung magkakaroon kayo ng pula, yung mga lining-lining lamang, yon sapat na po yun. Ano po ba ang mga magagandang kulay? Siyempre, yung mga maliliwanag ang kulay, kagaya po ng limbawa ay dilaw. Yan, dilaw mga bossing, ganun din po mga bossing ko, yung mga puti, maganda rin po yan, or kaya cream, ayan. Huwag lang yung matitingkad ang kulay, kagaya ng blue, naku, magdidilim din po yan, tsaka green, red, ayan, mga magdidilim po yan. Kaya mas mainam ang pipiliin po natin yung mga bagay malamig sa mata. Pangit po kasi yung parang napakadilim yung tignan mga bossing. Kaya di ba mas maganda kasi lalo na sa umaga, pasok agad ang liwanag. Hindi makakapasok dyan ang liwanag kapag madidilim ang inyong kurtina mga bossing. Hahuwiin nyo ng husto para lang makapasok mga bossing ko ang liwanag. Ngayon po mga bossing, ano po ang ilan sa mga pinaka the best na pwede nating ilagay or isabit sa ating kurtina? Yan po mga bossing ko ay ang flute. Yung kawayan mga bossing ko na tumutunog-tunog ganyan pagka hinihipan po ninyo, or kaya kawayan, magbali ka ng kawayan, isabit ito ng kulay pula sa bawat kurtina mga bossing. Bakit kamo? Ang kawayan mga bossing ko ay good of fortune, at ang kawayan ay strong relationship ng family. Pansin ninyo ang kawayan, bawat sibul niyan tabi-tabi po sila, inihalin tulad ito sa strong relationship ng family. Kung kayo'y nakakaranas ng away-away mag-asawa, kayo po'y nakakaranas ng parang kahit anong gawin kayo
kayo sa wala't-wala, kayo po ay nakakaranas na parang panayhirap na lamang, ito po mga bossing ko, ang kawayan ay makakatulong para makahatak ito ng swerte. Or kaya po mga bossing ko, sabitan nyo ito ng plut, maging sa inyo pong main door mga bossing, pantawag ng swerte, pantawag ng customer, sa inyo pong negosyo mga bossing, swerte po yan, yung plut. Meron din po kaming ganyan mga bossing. At ganoon din syempre, yung kawayan. Pwede nyo po itong itali sa bawat bintana po ninyo para wala nang kawalaan swerte, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte at matitigil na kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan, kung ano yung away-away na yan mga bossing. Kung yan po ay never nyo pang hindi nagagawa, subukan nyo po ito. At syempre mga bossing ko, ugaliin po natin ang laging malinis na bintana, pintuan, upang sa ganon, kayo po mga bossing ko ay hindi makapasok ng, kumbaga hindi mahirapan yung swerte na makapasok at hindi po makapasok ang mga negatibong enerhiya kapag po malinis. Kasi pag malinis, ayaw yan ng mga negative, ayaw yan ng mga bad spirit. Pero kapag ka madumi, naku, yan ang gustong-gusto nila at magyayakag pa sila ng napakarami. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga niwala sa mga gatong mga pamamaraan at naisyo po itong gawin mga bossing, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.